sa batas ng AMLA. At yung pag-release ng records ay nangangailangan dapat ng court order. Kaya kailangan natin na tanong siguro sa ombudsman kung ito yung bagong sistema. Is this a new doctrine? That in fact, that they, on the basis of a complaint, that the ombudsman can already gain the information from the AMLAC, the council, and from the and publicize that information. And yun ang isa sa mga punto na gumabas kahapon. So, parang nabaliwala yung TRO kasi nilabas din naman lahat kahapon ng dollar account. Parang ganun na nga. Kung tutusin ninyo, there is the FDC, there is the foreign deposit law, the foreign accounts. There is a banking secrecy law that is supposed to be absolute, but somehow that has been pierced. We have to make even more clear how that happened. So, are you saying, sir, the point of the ombudsman or the power? These are the questions that we need to ask, because if you look very strictly at the procedure that is laid out in the law, this is not what was found. So, sir, ibig sabihin, questionable din po ba kung admissible yung pinresent the documents yesterday dito sa as evidence? That is what I think the defense was trying to... Yun ang kanilang pinipilit kahapon na hindi dapat pakinggan ito dahil hindi naman admissible itong ano, ngunit kagaya ng ginagawa ng SP, ng Senate President, ay liberal siya ang kanyang interpretation. Kaya sabi niya, sige, pabayaan natin, tapos it will be up to the senator judges to decide what to do with it. But kahit sabihin natin na hindi admissible, nayasakin eh. At kahit papano, lagi tayong napupumilit na bulag at bingi sa mga pangyayari sa labas ng korte. Ito nangyari sa loob ng korte. Kahit papano, alam na namin yan. So, magiging bahagi na yan ng aming pag-iisip. Would it help kung ipapatawag yung pag-aamlak? Well, this is, you know, you have to remember that is a tangential issue. It's a very important one, but it's not central to the impeachment process. So yes, those questions have to be asked. They have to be clarified. It's important. But for the purposes of the case, we have to move forward. We cannot, kagaya nung nangyari doon sa yung pag-release ng mga banking records. Matagal namin inimbestigahan yan, nagka-hearing pa dito. So maybe we'll do the same thing about that, because again, these questions have been raised and have been asked and need to be answered. Sir, sir, wala ng ombudsman mismo ng court na wala ng social assistant sa AMLAC, kaya mismo ang umalabas na court mismo ng ombudsman. Well, maybe that's maaaring yun ang interpretation nila. Pero kung ganun, ano nangyari dun sa mga safeguards ngayon dun sa foreign currency deposits? Sa ano nangyari sa secrecy dun? Ano nangyari dun sa mga procedure, sa mga requirement dun sa investigation ng AMLA? Ito mga pwede. So yung court order that magdano sa Supreme Court, not even ombudsman is not... Well, they're trying a case. If the case is filed, that concerns that, then the judge in that case will issue an order for the information.